Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 11, 2024. Patuloy nga umiiral sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Patuloy nga pong mararanasan natin yung alisangan ng panahon, lalo nga po pagsapit ng alas 12 ng tanghali, alas 3 hanggang alas 3 ng hapon ay magiging mas matindi yung init ng ating panahon. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center, yung minomonitor nga natin na posibleng sama ng panahon sa advanced forecast, magdala naman ito ng mga pag-ulan sa parteng Mindanao sa susunod na linggo. Dito nga muna sa ating heat index, no? Ngayon nga po, mamaya po yan, ha? Alas 10 ng umaga, posible nga po maglaro na agad sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. At dito naman po sa may parte ng Tugigaros hanggang sa 38 degrees Celsius. Sa may parte naman ng Bicks na po yan, mag-uumpisa na po yan sa 35 degrees Celsius. At sa may parte naman po na Cebu ay nasa 32 degrees Celsius po yan. Pero dito naman po sa parte ng Mindanao ay maglalaro po yan sa 34 hanggang 37 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Palawan, maglalaro po yung heat index sa 35 hanggang 37 degrees Celsius. Pero pagpasok na nga po ng alas 12 ng tanghali, mag-uumpisa na nga po maglalaro sa 38 to 40 degrees Celsius sa Metro Manila. At dito naman po sa Tugigaros, umpisa na yan sa 37 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Bicol region naman, mag-uumpisa na rin po yan sa 36 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Visayas, dahil nga po sa eastern section ng Visayas ay maglalaro po yan sa 34 hanggang 37 degrees Celsius. Dito naman sa may Mindanao sa Cagayan de Oro nasa 34 degrees Celsius, sa Davao City nasa 36, sa Zamboanga City nasa 34 degrees Celsius, pero the rest po ng Mindanao ay posibleng umabot po yan hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Palawan naman, maglalaro na yan sa 36 hanggang 39 degrees Celsius. At pagpalo naman po ng alas 3 ng hapon, mas titindi nga po yung init, no? Posible nga po sa Metro Manila, 39 hanggang 42 degrees Celsius yung ating mararamdaman. At sa Tugigaraw naman ay mag-uumpisa na agad dyan sa 39 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius. Dito naman sa may parte ng Bicol region, posible maglaro po yan sa 34 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Visayas naman, maglalaro po yan sa 34 hanggang 38 degrees Celsius. Sa may Mindoro provinces naman, posibleng maglaro po yan sa 30 Celsius hanggang 38 degrees Celsius. Dito naman po sa may Mindanao, maglalaro pa rin po yan sa 34 hanggang 40 degrees Celsius. Dito naman po sa may Palawan, 36 to 39 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa ating rain map animation. Dito nga po, mamayang alas 10 ng umaga, may chance ng mahina, lang mahina at katamtamang pag-ulan sa eastern section ng Visayas at dito nga sa Dinagat Island. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, dito po dahan-dahan ng makulimlim lamang ang kaulapan pati sa ilang bahagi ng Mindanao, pero asahan po natin yung localized thunderstorm. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi ay posibleng yung parte ng Davao region ay magiging makulimlim at asahan natin yung mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, no, April 12, patuloy nga po na mainit at malinsangan ang ating panahon. At pagpasok naman ng April 13, April 14, dito nga po unti-unti na nagkakaroon ng sirkulasyon yung makakapal na kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng April 15 hanggang 16, dito mapapansin natin nagkakaroon din po ng mga low pressure area dito nga po sa may
parte na sa labas ng ating bansa. Dito naman po yan sa may parte ng karagatan ng Japan. Ito nga po yung pagbabanggaan na nung high pressure area at ng Easterlies. Pagdating naman po ng April 17, dito nga po yung makakapal na kaulapan ay posibleng maging isang low pressure area na at magkakaroon din ng mga low pressure area outside PAR. Pagdating naman ng April 18, dito nga po mapapansin natin yung low pressure area ay nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng magdala na po yan ng mahina at tatamtamang pagulan sa parte ng Mindanao at habang may bagyo na nga po dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero ito po yung mababa naman ang tsansa na pumasok sa ating bansa. Pagdating naman po ng April 19, dito nga po mapapansin nga po natin hanggang April 20, yung extension ng kaulapan ng low pressure area ay makakapekto sa parte ng Mindanao at magkakaroon po ng possible low pressure area muli dito naman sa eastern section ng Taiwan. At kung mapapansin natin sa ngayon nga po, yung mga nabubumbagyo or rather mga low pressure area ay ito nga po ipatungo dito sa may karagatan ng Japan. Pag dito po nabubuyan sa parte ng Taiwan, ng China. Pero pag dito naman po sa may parte ng Mindanao na bubuo yung mga sama ng panahon, yung mga low pressure area sa ngayon, ay ito ay tumutungo naman po pababa. Pero again, hinuulit po natin, yung ating advance weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advance weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.